So shout out kay Sir Jun. Sana natin kung ano pagkakaiba nito dito sa bagong Sniper 155 lang. So yung mga boss, makikita nyo mas simple lang yung design. Tapos meron siyang parang butas dito na pasukan ng hangin para sa aerodynamics ng motor. Ah, may RPM din siya dito. Ah, ito yung mga indicator niya. Kasi yung RPM niya nandun sa loob. So parang mas maganda pa nga yung decals na itong luma. Yung luma, yung typical na design ng mga grab bar. So mas makapal top. Hindi pa BBA, no? Hindi pa. Sir, ano pangalan niyo, sir? Jun. Sir, baka makapagpa-subscribe din. Okay. Wala akong space sa YouTube. So, shoutout kay Sir Jun, no? So, ito yung sniper niya, mga paps. Ito yung luma, yung 150 pa. So, yan. Titignan natin kung ano pagkakaiba na ito dito sa bagong Sniper 155, no? So yan, kung makikita nyo sa looks pa lang, magkaiba na agad dito sa ulo, mga paps. So mas singkit tignan to. Parang medyo may pagkamukha siyang transformer, no, kumpara dito sa luma. So tsaka mas malapad tignan yung pinakakaneta, mga paps. So yan, kung makikita nyo, mas malapad to kumpara sa luma, no. Tsaka mas striking yung forma nito. Ito kasi matte talaga siya, hindi ko lang alam kung ano yung ibang variant ng kulay na itong luma ng Sniper. Pero alam ko dito sa bago, puro glossy siya. Tapos pagdating sa tapalodo, parang pareho lang. Wala alas po kakaiba sa tapalodo, no? Pati yung shocks niya, mga paps, pareho lang alas. Tsaka to, sa disc. So yan, parehong-pareho lang. Tingin yung design ng tapalodo, pareho lang dun sa Sniper 150, no? Pati yung shocks, parehong-pareho. Tsaka disc. Ngayon, sa gulong sa harapan, 90 by 80 by 17 yung kapal ng gulong niya sa harapan. Dito, ganun din ata ito eh. Ngayon, 90 by 80 by 17 din siya. 9.7. So pareho lang sila ng sa gulong suspension. So yan, ito isa pa sa pagkakaiba nila dahil nga nagbago na ng kahatay. So makikita nyo iba yung signal light na ito sa harapan kumpara dito na ito medyo patriangle yung design. Ito medyo alanganing square yung design na ito, no? So tsaka to mas makapal na yung ilaw na ito. So ata yung Sir Soy, ito ba yung ano? Ito yung headlight niya o etong sa baba? Sa baba. Etong nasa taas parang daytime running light niya lang. O high beam yan? High beam yan. Ayun, ito pala yung pinaka headlight niya. Tapos ito high beam lang yung nasa taas. So ito ata daytime running light lang. Andun pa rin yung high beam tsaka low beam niya, no? So yan. Pagdating naman sa radiator, mga paps, tingin ko pareho lang. Ayan, tingin ko pareho lang sila ng radiator, no? So tingnan natin ngayon sa ayan, pagdating dito sa loob, makikita nyo iba rin yung design na itong lumang Sniper. So kumpara doon na mas simple lang yung design na itong isa para sa akin. So yung mga boss, makikita nyo mas simple lang yung design. Tapos meron siyang parang butas dito na pasukan ng hangin para sa aerodynamics ng motor. Kumpara dito sa luma, ito lang yung pinakabutas ng para sa aerodynamics, mas maliit. So mas stable siguro itong gamitin pag gumamaneho. Lalo kung naka high speed na kayo, no? O masyado na mabilis yung takbo nyo. So yan, pagdating nga sa mga akin ng mga boss, ito eh 155cc na, no? Kumpara dun sa luma na 150 lang. Tapos naka BBA na ata mga paps.
Kumpara doon sa luma na wala pa siyang PBA, tsaka syempre mas malakas na tong bago. So napaka solid to. So yun mga Pops, yung design naman pagdating dito sa tambucho ng lumang sniper, ito yung pinaka-forma niya. Parang pinaka-case lang ato pinag-card. So yun, parang case lang yung pagkakaiba na ito. Pero pagdating doon sa preno sa likod, pareho lang din. Pareho lang din sila ng sukat ng gulong. So pinapagkakaiba na ito is yung kahalang halos. Yan. Yung signal light sa likod, pareho lang din. Ang pinagkakaiba lang nila is yung brake light. So yung makikita nyo, medyo patulis na siya. Maliwanag yan. Patulis na siya. Makikita nyo yung pinaka brake light na ito sa likod. Kumpara doon sa luma. Ito yung pinaka luma. Iba yung design na ito. Kumpara doon. So mas makapal yung brake light na ito sa likod ng luma. No? Mas malapad talaga tingnan itong bagong sniper mga Pops. So syempre mas bago. Mas magandang tingnan. Pero solid pa rin naman yung luma na ito. Napaka simple lang din ng design. Ay, ito pa pala, isa sa pagkakaiba nila, ano. So, pinaka-grab bar niya. Parang mas manipis to. Dito sa bagong Sniper 155. Yung luma, yung typical na design ng mga grab bar. So, mas makapal, tapos glossy siya. Dito sa bagong 155, matte na rin to. Parang rough finish yung itsura. Tapos yun, ito yung gas tank. Meron daw itong nasa 5.5 liters na gas. Pero ilan yung gas na tank na ito? 4.5. Ah, 4.5. Ito ata naglaki, nag 5.5 daw. Wala siyang ano, no? Wala rin itong U-box, sir. Wala. Kailangan mo. Ito lang. Ah, buti meron pa siyang ganito. Lagaya ng tools kahit pa paano. Ito wala nang siksikan eh. Talaga. Ito meron eh. Ito, so, ito pala yung sa luma no. Meron pa siyang pwedeng paglagyan ng tools o kaya pa pellet kahit pa paano. Hindi ito. Gumihin lang. Pero ito, tumatama. Ah, tumatama doon. Stock lang ba yung puhan na ito sir? Stock lang po. Stock lang. Ah, pareho lang no. Pinalitan lang ng ano. Stock lang. Naka double skids na siya. Ano? Pareho lang. So yun, walang pagkakaiba sa upuan no. Ang pinakapagkakaiba lang yan, naman yan, play rings mga kena, di ba? Play rings saka yung ano. Tsaka yung ilaw sa harapan. Ilaw. Kasi saka, pagdating sa gulong tsaka mga preno, parehong-pareho eh. Pareho lang sila. Oo. Pareho lang ba naman? Ang magkaiba. Pareho lang iba. Ay hindi, magkaiba nga ako. Ito medyo square, ito parang octagon ng design. Oo, ah, octagon. Wala siyang so, gauge dito. Wala siyang gauge dito. Parang pero octagon na yung sa loob niya. Nasa loob ng pag-inistag mo, magkita. Lalabas na dun yung mga ano niya. Yung pinaka-RPM niya. RPM lahat, andun na. Pati yung mga sensor. Okay. So yan, yung makikita niyo mga Babs. Ito yung pagkakaiba nung yeah, trust, malaki, malayo. Gauge. Sige, tatlo pa. Tatlo pa, sabit na. Hop, sabi sa'yo. So yun nga mga Pops, ito yung pinaka panel gauge niya. Yung pinaka pagkakaiba lang nito is parang octagon na yung design na ito. No? Parang octagon na yung design na itong bagong sniper. Tapos dito naman sa luma mga Pops, eh parang medyo box ito yung itsura ng panel gauge niya. Tapos ito sir, ito yung pinaka ano niya? Pinaka RPM. Ah may RPM din siya dito. Ah, ito yung mga indicator niya. Kasi yung RPM niya nandun sa loob. Okay. Ito ata pinagsama-sama na lahat dito. Para wala na masyadong ilaw. Ay, yung pa pala, isa sa pagkakaiba na ito. Alam ko, sleeper clutch na to eh. Oh, sleeper clutch na yan. Oh, ano ba ang pagkakaiba nun? Kasi nga, nakamatic ako eh. Wala akong idea masyado sa manual eh. Ano, hindi ko alam kung anong pinagkakaiba nun. Mga parang mas malambot ata yung clutch nun kumpara dito. Sir, so yan ang pagkakaiba ng sleeper clutch tsaka sa hindi naka-sleeper clutch.
Naka? Yung slipper clutch, kung anong slipper clutch na to, di ba? Mm-hmm. Na kung tawag. Ano, pag, anong difference nun? Ano siya, hindi siya yung ganun nagdiradarag. Ah, okay. Pagka inangat mo siya, hindi siya yung ganun na nagdiradarag pagka nag... Oh, yun, parang garalgal na papasok yung papasok gear. Papasok yung gear. Iyan, hindi. Ano na siya? Parang gumaganun na. Kumbaga mas smooth. Mas tahimik lang, hindi siya ganun kaano, pero smooth pa siya. Mas tahimik yung pag shift mo ng gear. Wala maririnig na parang, uy, ano yun? Na parang may nag-gear na kumakagat. Maririnig mo lang matinig. Ah, parang yung dati na hindi siya slipper. Parang may nag-glitch pa, parang may tulog pa siya. So, yun lang ang pinapagkaiba. Saka to, ito lang yung nagkaiba. Sir, stuck na ba to? O palit na yun? Hindi, stuck yan. Ah, stuck yan. Ganyan talaga yung design. Parang mas maganda yun. Kaya nga. Two-tone siya. So, ito yung pinaka... Papalodo niya sa likod, no? Yung lagayan din ng plaka. Parang mas maganda yun sa stuck. Ayun, two-tone. Mas maangas yung forma ng stuck. Small version ng era. So, yan. Sinabi yung... Ganda na na, two-tone na yun. Ito yung pinaka-decals ng lumang sniper. Ito yung pinaka-decals ng bagong sniper. Sobrang simple lang din, mga pap. Sniper lang. Tapos meron lang na decals na ganyan sa gilid. So parang mas maganda pa nga yung decals na itong luma. Ayun o. So, pero pareho silang epay. At yun na nga mga paps, ang pagkakaiba na itong Sniper 155 sa Sniper 150, no? So kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, share, syempre comment na rin kayo at subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated mga paps kapag may bago tayong motor na i-review o may gala tayo, kaya may kahit anong bagong video na i-upload tayo, no? So yun lang, maraming salamat ulit sa suporta nyo. Ingat kayo palagi mga paps, and peace out.